Yes. Everything that you need, we can always go. Hello, hello, everyone, mga Monsterpreneur. It's me again, Jonas on the go. Happy, happy Monsterpreneur afternoon sa inyong tanan. Welcome again sa atong Monster Kitchen Negosyo TV. And please, don't forget to like us on Facebook and share this with your friends para dagan makaibalo ug dagan ang atong matabangan. Dagan inyong mapili nga mga recipe para inyong inegosyo, mga entrepreneur, because we are after all your friendly negosyo partner. And before tamo proceed, here are some reminders for our viewers. Make sure to like us and follow us on Facebook page of Monster Kitchen para dili ka mauwahi sa mga updates. Say hi to us in the comment section and indicate your location. And please, walay harsh na comments ha. And you can also write your questions on the comment section and we will try to have our feature and chef answer them during the show. We will post a replay of each show para sa mga malate. No worries, Kai, you can watch that after. And our question of the day is, what is the most essential ingredient of a milk tea? Again, what is the most essential ingredient of a milk tea? I'm sure excited na mong tanan because ako po excited na po ko, mga entrepreneur. Karon ang atong recipe for today is milk tea, easy milk tea. So karon ang atong ang magdemo karon atong instructor sa magdemo karon no kay sus na ko artistahin yan. Watch out for him, unya ato na na siya niya introduce. And please karon ready na inyong phones, your pen and your paper. Kay ato nang i-post ang atong ingredients sa inyong mga screen. So please, screenshot. And our ingredients for the traditional milk tea. We have 150 ml black assam tea, 3 pumps flavored syrup, 2 by 1/8 cup milk essence mix, 2 tablespoons tapioca pearl, 475 ml. Ice. For the black assam tea, we have 20 grams black assam leaves, 1 liter water. And for the rock salt and cheese, we have 100 gram rock salt and cheese, 100 ml ice cold water. And for the instant milk tea ingredients, we have 1/8 cup instant milk tea mix. We have 3 pumps flavored syrup, 1/8 cup milk essence mix, 2 tablespoons tapioca pearl, 475 ml nine ice, 175 ml hot water. And for the tapioca, we have 100 gram tapioca pearl, 600 ml water. And for the sugar syrup, we have 100 gram water, 100 gram brown sugar. There you have it, mga entrepreneurs, atong ingredients for the said milk tea. And ako nang introduce atong chef, ang atong instructor for the day, our resource person of the day. He is the father of milk tea business of Monster Kitchen, successfully made individuals become entrepreneur. He is currently the business development officer of Monster Kitchen. Okay, let's give him a big round of applause. Sir Joey Paez. Big round of applause. Okay. Hello, Sir Joey. How was your day? Hi, Jonas. I'm good. I'm good. Ikaw dyan. Okay ka dyan? Oh, okay na ako dito, Sir Joey. So I'm sure, sir, grabe ay mong paghandaan, no? Imong preparation for this said demo? Siyempre, hindi pwedeng hindi natin paghandaan to para to sa mga common entrepreneurs natin, di ba? Okay, Sir Joey, what's in it for your milk tea today? Unsa man may mga bago ba dyan? Marami tayong matututunan dito. Meron tayong ibibigay ng mga recipes na very easy to do business na talagang papatok sa market natin. Okay, Sir Joey, I'm sure atong mga viewers karon naghulat na gyud sa imong expertise on the demo of the milk tea, no? Okay, sir, shake it off. Sige, so before anything else, I'm Joey Paez again.
So I'm the business development officer of Monster Kitchen. Pakilala ko sa inyo yung magiging kasama ko for today, si Denny, one of our the trainers and managers of Monster Kitchen. Good afternoon, ka Monsterpreneur. So, Denny, huwag na natin patagalin, di ba? So, ngayon, pakilala natin muna lahat ng kailangan natin maging in-need natin for starting a business. Okay, so dito tayo. Una muna, syempre may tinatawag tayo yung raw material, which is the ingredients, and yung mga need for milk teas. And then meron din tayong mga packaging, which is the cups, syempre yun ang lalagyan natin for milk tea. And then, umpisa tayo sa black asam natin. So, ito, si black asam, it's the most essential or important sa milk tea natin. Hindi pwedeng walang black asam sa milk tea, di ba? Anong itsura ng milk tea natin kung walang black asam tea, di ba? Parang milk lang siya. So, isa siya sa mga very important na need natin. Okay, the next one is the milk essence. So, di ba? Tea plus milk is equal milk tea. So, ganun lang siya kadali. Di ba? And then, siyempre, ang sa milk tea natin, may mga flavoring tayo, meron tayong sweetener. So, dito lalabas yung mga flavors natin. So, sa flavors natin, meron tayong Hokkaido, winter melon, taro, brown sugar. So, yun yung mga flavors natin. And then, makikita rin natin for our milk tea business, kung gusto natin ng hassle-free, siyempre may sagot din tayo dyan. Meron tayong instant milk tea. So, isa to sa mga ituturo natin later. Yung pinakamadali and pinaka-easiest na gawin pag gumawa ka ng milk tea. So, that's the instant milk tea. Okay, and then for add-ons, hindi pwedeng wala si tapioca natin. So, kailangan gumagawa tayo ng tapioca din. And then, isa din sa mga add-ons natin, it's the rock salt and cheese. Ito yan. Ito yung isa sa mga in-demand ngayon and trending na milk tea na add-on. Sige, so dito din pakita natin na meron tayong mga tools and utensils. So, syempre, need natin ng shaker. Ito yun siya. Dito natin sineshake yung milk tea natin. Dito natin inahalo lahat ng ingredient. For the black asam, ito yung gagamitin natin, the pitcher. Need din natin ng 250cc na measuring cup. So, wire width din, kailangan din natin ito. And then, meron din tayong 1/8 cup. Ito yung ginagamit natin pang tukat for mga powdered na ingredient natin. And then, syempre, need din natin ng strainer for the black asam. Kasi, ibubrew natin yan later. And then, isa-strain natin yung mga granules. Okay? And then, stirrer din. Need natin ng stirrer. And then, for the cooking ng tapioca, the ladle. Okay? Need din natin ng ice bucket. So, for, syempre, may laman tong ice. Ayan. For milk tea. And then, for rock salt and cheese, need natin ng blender para makaproduce tayo ng rock salt and cheese. And syempre, for our presentation and cover ng milk tea natin, which is the sealer. All products here are available sa Monster Kitchen. So kung gusto nyong bumili ng mga items natin, available siya sa Monster Kitchen. So kung ready na kayo, let's start to have a tapioca pearl. So Denny, paasis ako, magluluto tayo ng tapioca pearl. Okay, so need natin the spoodle or ladle and then the tapioca pearl. Okay? And then syempre, need natin na ang importanteng tandaan nyo dito sa pagluto ng tapioca pearl is dapat boiling ang water. Okay? So kasi pag hindi yan boiling ang water, ibig sabihin it kailangan hindi siya maluluto or magiging soggy or hahalo lang yung pearl sa water. So sige, tingnan natin. Denny, paki-drop yung tapioca pearl tapos slowly stir it ng para hindi magdikit-dikit. Tapos
year lang, continuously yearly, para hindi madikit-dikit yung pearl natin. Ayan. So, pag nagmi-mix na tayo, so continuous lang yan, hintayin natin siya mag-boil ulit. Kasi later on, explain ko kung bakit kailangan mag-boil. And then, dito rin naman, kailangan natin yung sugar. Magpe-prepare na tayo while mixing dito. Pwede na natin siyang iwan. Tapos, gawa tayo ng sugar syrup. So, sa sugar syrup, madali lang mag-prepare ng sugar syrup. Example, kung ito, gumawa tayo ng 100 grams ng tapioca pearl. Ang sa sugar syrup, equivalent lang din siya ng kung ilang grams yung tapioca. Pero ang difference lang nun, yung sugar natin is 50 grams and then the water is 50 grams. So 1:1 siya sa mixture natin with tapioca. So ngayon, dahil hinihintay natin siya mag-boil, so pag nag-boil na siya ulit, that's the time mag-start na tayo mag... Ayan na, nag-boil na siya, di ba? Mag-start na tayo ng cooking time, which is 30 minutes. Okay? So sa 30 minutes na yan, after maging 30 minutes siya, let it set lang for 10 minutes para for additional cooking time niya. Para ang gusto natin maging quality sa tapioca natin, di ba? It's soft and chewy. And syempre, at the same time, sweet siya. So ang finished product natin na magiging itsura niya is ganito. So black pearl siya with syrup. Yan yung imimix natin sa milk tin natin later. Okay? So yan, so meron na tayong tapioca pearl. Ang next naman natin gagawin, it's the rock salt and cheese. The rock salt and cheese natin. Okay? So, unang-una, kailangan natin ng blender. Number one to, para at least, mamix natin siya ng maayos. Okay? So, need natin ng rock salt and cheese na powder. Yung kaninang in-introduce ko sa inyo. Ito yung itsura niya. Powder siya. And then, need natin ng water. So, itong water na to is 100 grams and 100 ml of water. Sorry. Ang cream cheese is 100 grams and then the water is 100 ml. So, 1:1 yung mixture natin ito. Take note of that. Para hindi mag-iba yung ano. So, ito, lagay natin sa blender. Yan. And then, followed by the water. Tapos, i-mix lang natin siya for 10 to 15 seconds. Yan. So, pag na-mix na natin siya for 10 to 15 seconds, nakita natin nagbabubbles na siya. Nakikita natin may bubbles yan sa loob. So, ibig sabihin, na-mix na natin siya ng maayos. Okay, so ang finished product niya, magiging itsura niya is ganito. So, yan ang ilalagay natin sa milk tea natin later. Diba? Exciting, no? So, may add-ons na tayo. Kompleto na tayo. Ngayon, ano na lang kulang natin? It's the black asam naman. Diba? Ito yung makakagawa ng milk tea kung walang black asam. So, syempre, the traditional way with the leaf and brewing process. So, pero dahil sa Monster Kitchen, pinadali natin yung process. Instead of cooking talaga ng for how many minutes, so ngayon, ang gagawin lang natin, need lang natin ng powdered na black asam and boiling water. Okay? So ngayon, meron na kami pin-repair. This is 1/8 cup. 1/8 cup na powder ng black asam. Ito yung katumbas niya. If wala tayong weighing scale na 20 grams, pwede rin kayong gumamit ng 1/8 cup. Okay? So for every 1/8 cup or 20 grams of powdered black asam tea, need natin ng 1 liter. So nag-prepare natin tayo ng hot water na 1 liter. So transfer lang natin siya sa pitcher natin and then transfer natin yung black asam tea. Ayan.
So, i-mix lang natin siya na ang maayos. So, pwede lang siyang ipaset lang for room temperature for 15 minutes. Ito yung brewing time niya. Okay, pero sa business natin, di ba, minsan nagmamadali tayo. Minsan may peak hour, tapos ang daming tao, naubusan ka ng backup. Okay lang siyang i-consistent na 3 minutes na i-mix. Ang importante lang is ma-extract natin yung lasa ng tea natin, yung tea leaves natin. Okay, so gumawa na rin kami ng pre-work or na black tea. So ginawa lang namin ito, nag-train kami. Ginamit namin strainer, nilagay namin sa thermo. Okay, so that's it. So ngayon, dahil meron na tayong backup na black assam tea, so ngayon, gagawa na tayo ng milk tea. So excited na ba lahat for that? Sige, so kung excited na tayo, very excited na din kasi sobrang sarap ng milk tea natin. Ako din, gusto ko na rin uminom. So first, natin ang packaging. So ito naman packaging natin. Kung makikita nyo, meron na itong printed. Diba? Ayan, milk tea. Ayan. So sa milk tea na yan, kung gusto nyo mag-branding din kayo, meron kayong sariling name for the milk tea. Gusto nyo party, auntie, mga ganon. So maraming klaseng tea, diba? So pwede tayo mag-print dito with your own name kung meron kayong tea din na name. So ayan. So first, introduce ko lang sa inyo, there are 5 easy steps for making a milk tea. Napakadali lang, in 5 easy steps, in less than 1 minute, meron tayong finished product. So, paano ba yon? So, first is add black assam tea. So, for every 150 or for every 16 ounce na cup, need natin ang 150 ml of black assam tea. So, pero before that, gagamit tayo ng shaker. Dito natin i-dissolve lahat ng mga ingredients for milk tea. Okay? So, ayan. So, lalagay ko na sa shaker yung 150 natin. Ang next naman ito, the second step is add milk. Milk essence. So, meron tayong powdered na milk essence. Paano natin ipoportion to? Gagamit tayo ng 1/8 din na measuring cup. This is the second step. So, kahit slightly heaping lang siya, okay lang. So, that's the milk. For 16 ounce, need ng dalawang measuring cup nito. So, one and then the other cup. Okay. So, meron na tayong tea. And then, meron na din tayong milk. So, milk tea na ba siya? Pwede natin tawagin milk tea. So, di ba? Tea with milk. So, milk tea. So, pero hindi pa tayo tapos doon. So, ngayon, magpapatulong kay Denny. Denny, tulungan mo naman kami. Sure, sir. Kung anong flavor pwede nating idagdag sa milk tea natin. Before natin ilagay yung flavor, i-stir muna natin para ma-dissolve yung powder. Yes. Ayan. After ito, lagyan na natin ng flavor. So, iya ko ng flavor na available natin. So, for flavor, need natin sa 16 ounce is 3 full pumps. So, 1 full pump is equivalent to 10 ml. So, meron na tayong flavor. Ready mo na bang inumin to, Sir Joey? Gusto ko nang inumin. Kaya lang, hindi pa yung tapos eh. Sige. So, kulang pa siya. Magdadagdag tayo ng ice. Ang hirap inumin yan kung walang ice. Ayan, excited na ako inumin dyan kasi may ice na. So yung shaker natin, meron siyang indicator. So since 16 ounce, we need at a water line lang 500 ml. So dito ang okay. Yan, sir. Asan yung line natin for 500? Makita natin sa kanila. Ayan, 500 ml yan. So, 500 ml na siya. And then,
Shake muna natin bago natin i-transfer. Yeah. So, before natin i-shake, make sure natin na ma-close natin with the cover. So, sa cover na to, makikita natin meron siyang mga holes na maliliit. So, it will serve as a strainer for our milk tea. So, after makakabit yung cover, yan, pwede na natin siyang i-shake. Diba? So, pwede na i-shake. Ang maganda dito sa shaker natin, it's a vacuum kasi, so hindi siya magsispill. So, huwag kayong matakot. Tapos, matibay din siya. Kahit mahulog siya, hindi siya mag-break kasi gawa siya sa acrylic. Yan. So, di ba makita nyo? Oh, kahit bitawan ko, di ba? Walang nalalaglag. So, ganun siya kagaling. So, matibay na to. Tested na namin to. So, available din siya sa Master Kitchen. So, pwede niyong bilhin. It's, ano lang, mura lang siya. So, it's a lifetime din naman. Ang tagal masira na to. I assure you. Or guaranteed you na hindi siya masisira ng dere. Okay, so, shake natin for 20 seconds. So, I think nag 20 seconds na ako. So, ngayon, need natin, syempre, si milk tea, hindi pwedeng absent si pearl, di ba? So, kailangan may pearl siya. Sa pearl natin, magpo-portion tayo ng 2 scoops of pearl. Yan. So, mix lang muna natin si pearl. Yan. 1, 2 scoops lang to. 2. Okay, so may pearl na tayo. And now, i-transfer na natin. I-remove natin yung cover from this ano shaker. Remove natin yung cover. And then, i-strain natin yung liquid. So, transfer lang natin. Kung makikita nyo, di ba, very creamy yung milk tea natin. Very creamy. Ayan. Tapos, syempre, kung may ice pa na natira sa shaker natin, tapos alam natin meron pang laman or pwede may space pa para lagyan ng ice, so add natin yung konting ice sa ano. Sa cup. Ayan. Okay, so may milk tea na tayo. Diba, Denny, ito, masasabi mong milk tea na to kasi may pearl na, meron ng milk tea, meron pang ice. Complete ingredient na. So ngayon, ito na yung time naman na susubukan natin siyang i-sealed naman. So before ko kayo, before natin i-seal to, tuturuan ko muna kayo kung paano gamitin yung sealer natin. So meron tayong power button. This is the power button. Ayan, on off lang to. Ayan. So ngayon, meron tayong green light, which is the heat light. Ibig sabihin, pag nag-light to, ibig sabihin, nire-reach niya pa yung temperature niya. Pero dahil na-reach na yung temperature niya, magla-light naman yung orange. So, pag sinabing orange, ibig sabihin, pwede kang mag-seal. Pwede ka na mag-seal ng cup natin. So, ngayon, dahil naka-orange siya, sige, try na natin mag-seal. Sige, gamitin natin itong equipment natin. Yan, so, Denny, paki-seal yung ano natin. So before natin i-drop yung ano, may makikita tayong line dito. So merong nag-i-indicate sa kanya na black. Ayan, itong part na to. So dapat nakatapat din siya dito kasi sakto yun dun sa loob. Okay? So Denny, after ma-set mo yun, pwede mo na ibaba yung pulley. So dito, pag na-pull na natin siya pababa, count lang tayo ng 5 seconds. So, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. So, up ulit natin yung pulley natin. So, yan. So, that's it. Yan, pa-sealed na, oh. So, pwede na natin testingin kung talaga bang sealed siya. Diba? Pwede natin siya i-drop. Tadan! Ah, diba? So, that's it. Diba? So, may milk tea na tayo. Okay ba yan? Okay ba yan? So ngayon, lagay natin siya dito for our display. Okay. So ngayon, for any question, so Jonas, meron ba tayong questions dyan for mga viewers? So Joey, I have question. May question tayo, no? Yeah, sige. Sabi mo kanina yung essential ingredient ng milk tea is the black asam. Na may alternative sa black asam? Okay ra ba gamiton ang green tea or white tea?
Yes, pwede nating gamitin, pero mas masasuggest kong black asam tea talaga gamitin. For consistency, kasi nagamit na natin siya, yun ay nakilala ng customers natin or consumers natin. So mag-stick tayo sa black asam tea. Kasi iba yung magiging effect ni green tea and white tea. Okay, sir. Another question. Unsa klase na ice ang most ideal gamiton? Okay ra ba gamiton ang crushed ice? I suggest ice cube, pero usually siguro mga 1 inch to 1.5 inch yung haba niya. Tapos yung kapal niya siguro mga half to 1 inch lang. So usually talaga mas maganda if cube siya. Yung buo. Kung crushed ice kasi, madali siyang matunaw. So, in a short time lang yon, baka uminit na or mag-warm diretso. Which is, sabi ko kanina din, is mas magandang inumin si Milty kung talagang ice cold. Okay, one last question for this set, sir. What sort of suggestion could you give for those who'd like healthier milk tea? Milk tea. So, we have ano, we showed you kanina the milk essence. So if you want milkier, just add half filled of 1/8 cup or one full 1/8 cup. Kasi yun yung nagpapadagdag ng creamier and milkier, kasi itong product natin, it's a combination of creamer, milk and sugar. So yan, Jonas. Okay, there you have it, mga entrepreneur. I'm sure nga natubag ni Sir Joey no ang inyong mga pangutana karon. And Sir Joey, balik na po sa imo para sa imong second recipe. Okay. Sige, so diba kanina pinakita natin it's the traditional way. So ngayon, may papakita kami sa inyo na isang recipe naman na sobrang daling gawin. Diba kaninang 5 easy steps natin is add milk tea, add milk, add syrup, add ice, and shake. So that's the 5 easy steps. Ngayon, papakita ko naman sa inyo, it's the instant milk tea. Ayan. Dito natin papakilala si instant milk tea. Usually, si instant milk tea, kung gusto nyong less hassle lang, example, ang gusto nyong maging business is take out booth lang or take out counter. So, like sa malls, di ba, may mga booth doon or sa mga side vendors natin. Meron niyang napakadaling gawin. Instead of brewing the traditional milk tea, pwede nang i-eliminate natin yon. Pwede nang diretso na tayo ng add milk tea. So, paano ba yon? So, ito yung tuturo namin sa inyo. Ang process nun is 1:1 ito. So, for 16 ounce, 1 cup of instant milk tea and then 1 cup of milk essence. So, tingnan natin kung gano'n lang siya kadali. So, same procedure tayo. Instead, the black asam tea yung liquid natin, alternative natin sa kanya is water. Hot water. Pero same measurement lang sa black asam milk tea. So, 150 pa rin ml. So, transfer lang natin siya sa shaker natin. And then, gamit tayo ng 1/8 measuring cup for instant milk tea. So, like I said kanina, 1:1 yung ratio niya with instant milk tea and milk essence. So, transfer lang natin. Ayan. And then, for the milk essence naman, one cup lang din. Transfer natin. And then, siyempre, mix natin para ma-dissolve yung powder natin. Okay, so pag nakita natin na wala na yung mga powder na buo-buo or mga lump, so pwede na natin siyang lagyan ng sugar or fructose, which is our flavoring fructose. Okay, so Demi, ikaw ulit na hingan ko ng tulong, siyempre, di ba?
So, pili tayo ng another flavor na naman para ma-excite lalo yung mga viewers natin. Gusto ko i-try yung taro flavor naman. So, 16 ounce pa rin na 3 full pumps ng syrup natin. So, yung sa syrup natin, we have other flavors din na butterscotch, salted caramel, and winter melon. So, and then, mag-a-add na tayo ng ice. So, same pa din. May ice pa din pala? Yes, may ice pa din, Sir Joey. So, same level pa din ng 500 ml. And then, ready for shaking na. Okay, so sa shake, di ba? Napakadali, no? So, nandun na tayo sa fourth step ulit. Ngayon, nandito na ulit tayo sa 5. So, napakadaling gawin. Paano na lang kung hindi kami nagsasalita, di ba? It will take less than a minute lang talaga to have it in front of coffee. Tayo. Yan. So, pwedeng sideways, pwedeng up, upward, or pwedeng, ano, tayo muna kayo. Diba? Marami pwedeng gawin, lalo ngayon. Importante mag-exercise, di ba? So, gawin nyo na lang exercise to. Parang maubos pa yung fats ng shoulders mo. So, yeah. So, while ano na tayo, tapos na tayo dito, meron lang kami ipapakita or idadagdag na natin yung isang add-on natin, which is the rock salt and cheese. So, di ba? Ma-amaze kayo dyan later if ano magiging effect ni rock salt and cheese. So, gawin natin ulit yung kanina, which is nag-prepare tayo ng cup. So once again, pag gusto nyong magpa-personalize, you can contact any of our stores. Kung gusto nyong mag-branding, magpa-print tayo ng name nyo dito. Lagi kayong mag-isip ng something na makapagbigay ng value sa cup nyo. Okay, so first ulit na gagawin natin is the... So next naman, same procedure pa din. Open natin yung cover ng shaker natin. And then saka natin ilagay si milk. So dahil may space pa yan, yan din yung reason why may space lagi para sa mga toppers natin. So gamitan natin ang topper, which is yun yung cream cheese natin. So, pwede tayong mag-scoop ng 2 to 3 nito sa top niya. Diba? So, gawin natin 3 siya. Ayan. So, may cream. Meron na tayong milk tea with rock salt and cheese sa top niya. Ayan. So, pwede pa natin dagdagan yan if depende sa preferred nyo na ano, pero I suggest up to 3 okay na siya. And then si consumer na or customer na yung or si halong sa pwede tayong mag-suggest na. So, Demi, paki-sealed ulit siya para ma-master ni customer or ni nung mga viewers natin kung paano mag-seal. And so, i-move natin kasi ginamit natin yung slot kanina. So, itapat ulit natin yung block sa dito sa indicator niya. Yan, ito. So, once ano na, nakatapat na siya. So, make sure lang natin nakabinat yung sealer natin. Make sure lang naka, ano siya, talagang binat na siya. And then, put the cup. Pag down ng pulley natin yan, count ulit tayo ng 5 seconds. So, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. So, up ulit the pulley. So, sealed na, di ba? So, yan. May milk tea na tayo. So, taro flavor and with rock salt and cheese. So ngayon, meron lang kaming ipapakita ulit sa inyo
na ito pang parang innovative idea na sikat sa ibang lugar. And then sa atin din, isa sa mga tinuturo natin, which is inyong nilalagay natin ng cream cheese yung cup natin. So first, gagamitan natin siya ng cream cheese din. So gagawin lang natin, i-portion natin yung cup natin na ganyan. Tapos pwede na natin siyang spread. Paikutin lang natin. Ayan. Yan ang nagbibigay ng buhay sa buhay natin. Okay. So once na spread na natin, pwede nyo lagyan ng design, pwedeng ganyan-ganyan, or pwedeng straight lang. So, depende sa artistic natin kung paano tayo gumawa. Okay. So, once na nakalat na natin, lagay lang tayo ng isa pa ulit para sa bottom para ma-emphasize yung cream natin. So, ganito magiging itsura niya. Okay, tingnan natin kung ano magiging effect later. Yeah, mag-mix kami ng same procedure lang din, the 150 ml. Gawa tayo nito, mabilisan lang to para makita talaga na 50 seconds tayo. 1 minute lang. So add tayo ng milk essence. So 2 pa din. Yan. And then add tayo ng flavored syrup. Pero mix muna natin. Okay, so Denny, ano ba yung pinaka bestseller natin dyan na flavor? So yung bestseller natin sir is winter melon. Meron pala tayong winter melon, Denny? Yes, meron tayong winter melon. Ba't di ko sa akin sinabi? Sana yan na lang inuna natin kanina. Save the best for last. Ah, save the best for last pala. So ito, 3 full pumps din yung gagamitin namin. So don't forget, every full pump, 10 ml siya. And then, i-add na natin yung ice cream. Water level pa din, 500 ml. So, yung niya nito, is para hindi siya, diba nakita naman natin kanina na sakto-sakto lang siya in a 1-ounce cup, yung 500 ml natin. Yan. Ready for shaking. So, ganun pa din. Shake pa rin natin siya. Yes, Sir Joey. Yun yung 5 easy steps talaga. Kasama yung shaking. Exercise. Pang-exercise talaga to. Ang gandang exercise nito ngayon. Diba? Papawisan ka din talaga. Galaw-galaw para hindi kumanaw. Ika nga sila. Diba? Galing ng mga advice ni Denny. Ayun. Sige po. For our portioning naman din, same goes sa lahat ng mga previews na ginawa natin. So, maglalagay pa din tayo ng tapioca pearl. So, lagay lang natin siya. Same pa din, 2 tablespoon for tapioca pearl. Yan. So, ang magiging effect nito is, syempre, magiging effect siya. So, parang something na pwede nating ipagyabang or kung ano man. Yan. So, meron siyang ganyang effect. So, makikita natin yung milk tea sa loob, meron din tayong makikitang cream sa labas. So, that's why sinabi ko kanina, magdidepende yan sa kung ano man yung design na maging artistic kayo. At tapos, after nun, lagay natin yung ice, sobrang ice. At the top. And then, lagyan natin yung seal chocolate. Okay, so Denny, pakisil mo nito. Talagang master mo na yung pag-seal, Denny. Yes, sir. So, huwag lang natin kalimutan na change to natin kasi ginamit na natin kanina. And then, ilagay na natin yung cup. So,
Yeah, so di ba? Napaka useful talaga ng sealer kasi. And so meron na tayong 3 recipes. So di ba kanina from plain na milk tea, naglagay tayo ng rock salt and cheese sa topper niya. And then nilagay natin sa body ng cup yung cream cheese. So meron tayong mga other flavors nito sa store. And then sa personalize, if gusto niyo magpa-personalize, gumawa kayo branding, pwede kayong mag-contact sa any other source na available nearest to your area. Okay? So sa tingin ko meron kayong questions eh. Parang nararamdaman kong meron kayong mga questions. So Jonas, meron ba tayong mga questions dyan? Here. So Joey, I have questions for you na nag-gather. Thank you for your time. Jiffy Alba. Okay, the question is, how do you store the cooked tapioca? Cooked tapioca. Sige. How will you store it? If store natin siya for daily usage or consume for the day, okay lang siya for room temp. So, basta importante nandun yung sugar syrup niya. Pero kung gagamitin natin siya ulit for the next day, I discourage na gamitin siya for overnight. Kasi ang magiging effect nun for the tapioca is magiging hard din na siya. Yung alam mo, matigas yung loob. So kung gusto natin quality for our consumers, laging freshly cooked. Laging for the day lang yung usage niya. The best one when freshly served. Okay, question again niya from GV Alba. What is 50% sugar level? Anong ibig sabihin nun ng 50% sugar level? So sa atin, sa ginagamit natin kasi, it's a combination of flavor and fructose. So ngayon, sa mixture natin dahil ang design or ang process natin is for easier. So meron tayong, pwede nating bawasan yung 3 pumps. So mangyayari yan from 3 pumps, kung gusto natin 60%, 1.5 na lang siya. Okay. Ang ano nun, ang downside doon, mabawasan kasi yung flavor. So more likely, pwede nating gawing 2 pumps na lang. Okay, question again. What are alternatives to milk essence? Alternative for milk essence, if hindi available ang milk essence natin. Combination of creamer and then milk. Pwede kang gumamit ng fresh milk or milk powder. Okay, then pero we have a problem. If you have ano, if you have time talaga na mag-invest sa milk essence, mas highly suggest na milk essence kasi ito timplado na to siya. So standard na siya, na yun yung mixture na to. It's a perfect partner siya sa Black Asam, no? Yes, nagsusupplement siya. Okay, thank you Sir Joey. There you have it, mga entrepreneur. I'm sure natubag ni Sir Joey ang inyong mga questions karon. Or para mas mulamig na itong milk tea, I suggest you to buy the Black Asam. Available na siya sa all branches sa Monster Kitchen. This is the Black Asam. Para perfect ang inyong milk tea. We also have sa perfect partner sa itong Black Asam, the Milk Essence, the Easy Milk Essence. Okay, still available at Monster Kitchen. And para to add more flavors on your milk tea, I would suggest you to buy Hokkaido or the Blueberry Easy Syrup. Okay, still available at Monster Kitchen to all branches. And for the traditional
16. Okay. Ako na siyang i-discuss, no? We have the 150 ml black Assam tea. It's only 1.70. Okay? The 3 pumps flavored syrup, it's only 5 pesos and 3 centavos. 2x18 cup milk essence mix, we have 9 pesos and 40 centavos. 2 tablespoon tapioca pearl, 2 pesos and 70 centavos. 275 ml ice, 2 pesos and 50 centavos. 2 tablespoon rock salt and cheese, 2 pesos. No, for a total cost per recipe of 23 pesos and 33 centavos. So far, ang iyang meal dana is 1 cup. So ang imong puhunan for the strengthening mga cup, no, it's 23 pesos point 33 centavos. So gamay na kayo puhunan, no? So ang imong pagbalik, how much dapat na siya mo double gid na siya. And for the traditional milk tea costing, total ingredients per cup is 23 pesos and 30 centavos, no? Cost of packaging, no, the cup plus the lid plus the straw is only 5 pesos and 30 centavos, no? Ingredients plus packaging is 28 pesos and 63 centavos plus natay add-on nga 20% sa utilities and manpower nga 5 pesos and 73 centavos. For overall cost, so inyong puhunan is only 34 pesos and 36 centavos. So let us know pila atong ma-earn per cup. Okay, it's 25 pesos point 64. So dako gid siya, no? Kaya atong gibaligyan, atong precious ato pagbalik 60. Barato na kay na siya, mga entrepreneur. Kaya ang, sa akong nahibawan, sa akong kapalito, ang pinakamubong na presyo is 75 pesos. So sa inyo, inyo silang kompetensya na 60 pesos lang. Okay? So more tips, karon i-discuss, no, more tips about sa costing kay Sir Joey. So back to you, Sir Joey. So tingnan natin yung ano. Tingnan natin yung pwede nating kitain every day. Di ba meron tayong pinakita kanina, 25 pesos na kita per cup. Imagine pag nagbenta tayo ng 50 cups per day, ano yung pwede nating kitain per... Di ba dyan? Example, 25 per cup. Pag nagbenta tayo ng 50 cup, di ba, magkano na yan? Di ba, 25 times... Cooking lessons, kitchen accessories. So, pag nagbenta tayo ng ano, 25, so pwede tayong kumita ng 1,282. Yan ang ginansya natin per day. So, in a month, possible 33,000. So, ganyan ka laking opportunity ni Milty natin. Diba, sobrang ako, I suggest talagang laging ano tayo, doon tayo sa kung saan tayo pwedeng kumita. Kasi example, kung gusto pa nating lakihan yung target natin, like example, 2,000, ilan caption per day ang ita-target natin sa sale? So, dyan, di ba nakita nyo? 1,000 per day, not bad for a multi business, di ba? So, makakabuhay na siya ng isang pamilya. Okay? So, Jonas, yung hinihintay natin na question for the day. Yes, Sir Joey. Now, it's about time na imo nang tubagon ang atong question of the day. What is the most essential ingredient of a milk tea? Okay, Sir Joey, on say tubag? So, ang answer dyan is the black Assam tea. Okay, there you have it, mga entrepreneur. Ang answer sa atong question of the day is black Assam. It's the most essential ingredient of a milk tea. Sige. So, meron lang ako mga 4 tips sa business. Siyempre, lalo na sa mga nagsa-start. So, meron lang akong 4 notes dito kung anong dapat nating tignan or i-consider in starting a new business. So, number one,
Ang number one natin is ang product. Diba sa product natin, si Monster Kitchen, binigay na natin yung kung anong pinaka the best na source ng milk tea in town. So yan, so kung okay sa inyo yan, i-start nyo na yung business nyo. Lalo na kung kikita kayo ng 1,000 per day, di ba? So 50 cups pa lang yun. Eh usually yan 100 to 150. So double, triple pa. Yun yung opportunity na binibigay namin sa inyo. Diba? Second is the place. So ang place natin, napaka-importante. Kasi dyan nagsistart kung sino talaga yung target market natin. So example, ang target market natin is student. So ang location natin, malamang malapit sa university, sa school. Diba? Ganun kadali isipin kung saan itatayo yung store natin. And example lang din, kung working adults ang naiisip niyong target market, nasan ba yung mga crowd ng working adults? Siyempre, nasa mga office area yan. Nasa, example, kung Cagayan, Divisoria, or Veles area, diba, ang daming mga lugar dyan, or any offices. Kung nasa Butuan kayo, Hingoog, Davao, Bukidnon, Iligan, so malapit sa offices. Ayan. If travelers naman, syempre, on the go, gusto nilang mag-travel with milk tea, so sa terminal tayo maglagay. Sa bus stop, sa babaan ng jeep, sa may mga maraming motorela, so lahat ng commuters pwede nating itap na as target market. And pangatlo naman, it's the price. Kasi magdidepende yun sa target market natin. Kung masa ang market natin, sige, ituloy natin yung 60 pesos. Pero kung gusto natin ng i-target yung mga working adults na they can pay such price ng milk tea natin kasi we're giving other services like delivery, dining experience. So, talaga nag-a-add yun. And then the lastly is the quality service. Siyempre, nandiyan yung product natin, nandiyan yung location natin, and then yung value for money, which is the price. So ang next na lang is the quality service. So siyempre, nagbili na sila, nagbuy na sila, natikman nila yung product mo, and then siyempre, ayaw naman natin na may experience si customer. Masungit yung counter natin or cashier or madumi yung place natin, mainit. So yung feeling na ganun for our customers, yun yung ibibigay natin sa kanila. So kung take out kayo, syempre ang purpose ng take out is faster, friendly, and syempre quality product. And then for dining experience naman, kailangan malinis yung store. Siyempre, ice yung binibenta natin, ice cold beverage. So, dapat malamig din yung area natin. Naka-aircon tayo. So, yung mga ganong experience si customer. And then, siyempre, yan yung reason why pabalik-balik si customer. Kasi yung satisfaction nila na meet nyo. So, yun yung pinaka-important sa lahat. Yun yung magsusustain sa business natin. At the same time, mag-grow pa yan. Marami kayong matatap na customer, marami kayong marireach na people, marami pupunta sa business nyo. So, that's it. Ngayon, sa mga gustong matuto pa, yung full details ng training namin, nag-o-offer kami ng one-on-one. Meron tayong mga tips and lahat ng details ng training, makukuha nyo sa one-on-one na yun. So, ngayon din, I would like to thank you sa mga viewers, na mga nanood. So, yan. So, I'm very happy na nakapag training kami or nakapag-demo kami with Denny. So, thank you, Denny, for assisting me. And thank you for Monster Kitchen for giving you a demo live negosyo. Opportunity to para sa inyo. Huwag nyo nang pakawalan. Bumili na kayo, may discount pa. Diba? So, ang daming binibigay sa inyo ng Monster Kitchen. And then, special thanks to our president, Sir John Michael Uy,
and to his father, Ricky Uy, na dreaming na makatulong sa maraming entrepreneurs. So kami yung mga taong right person para hawakan nyo. Ay, tawagin nyo. Tawagin nyo para tumulong sa inyo sa business nyo. Okay, so Jonas. Okay, Sir Joey, thank you very much for your special tips nga para sa atong mga entrepreneur. And sir, thank you for giving us your time as well. Sa imo, Ma'am Denny, salamat sa inyong time, sa inyong duwa, na nag-share mo karon sa atong Negosyo TV. Sir Joey, for sharing your expertise sa paghimo sa atong merito. I'm sure daghan na tabangan na sa atong mga entrepreneur nga nagtanaw karon. Before kumulit, by the way, I'm your host for today. No, I am Jonas. And kita kits mga entrepreneur. Bye! Even baking, you can monsterize your enterprise. So take our advice at Monster Kitchen. E-food is your business. Everything that you need, we can always provide and supply. We can help you and examine.